Hello everyone! Welcome po ulit sa aking channel. Ito po ang Engineer Life 101. At ngayon po, ang aking ituturo po sa inyo ay ang Quick Analysis Tool. Yan. So, ito po ay napakahalaga po na tool para po sa mga data analyst. So, para kung gusto niyo pong i-analyze po yung data, pwede niyo po agad makita po using ito pong ating tool na. So, simulan ko na po yung ating tutorial. Okay. So, meron po tayong dalawang paraan ng pagkuha ng quick analysis. So, ang una po natin ay pwede nyong i-type yung control Q. Yan. Okay. So, lalabas po dyan yung quick analysis ng mga data natin, ng mga tools. Yan. Pwede kayong makakita ng formatting, charts, totals, tables, sparklines. Yan. So, ang next naman, pwede nyo lang po i-highlight yung data. Tapos, makikita nyo na po yung icon dito na parang table po siya na merong parang lightning. May kidlat po. So, ibig sabihin, mabilis na pag-analyze ng data. So, once na-clinic nyo po yan, same pa rin, same din po yung makikita mo nyo kagaya po nung sa control Q. Yan. So, nakita nyo rin po yung formatting, charts, tools, totals, tables, and sparklines. So, once na-clinic na po natin yung data bar, so, i-analyze niya po yung data dito na pwedeng magkaroon ng mga data bars. So, dito po, although hindi naman po necessary po na magkaroon po tayo ng data bars po dito sa date of sale. So, ito po yung talagang important na malagyan po natin, ng ating sales amount. So, pagtingin nyo pa lang dito, kung ano yung pinakamataas po na pinakamay mahabang color, so yan po yung pinakamataas at yun namang pinakamababa, yun ang pinakamaunti, yun ang pinakamababang data. Okay. So, ang next po natin ay yung color scale. So, yung color scale naman po, nakikita niya naman po dito kung ano yung mga data na pwedeng malagyan ng color. Pwedeng malagyan ng analysis, kagaya po, lalong-lalo na po talaga sa amount. So, ito talaga yung ating ina-analyze. So, pagka darker yung color, yun po yung may pinakamataas na value. At pagka konting lang yung color na na green, hindi masyadong dark, napaka-light lang po niya. So, yun yung pinaka-maliit na value. Okay, ang next naman po natin, i-analyze yung icon set. So, yung icon set po, so, meron tayong, ang pinakita lang po dito ay yung arrow. So, merong right arrow, merong downward, upward. So, pag downward, syempre, yun yung mga mabababang data. So, pagka nasa right lang, so, yung parang nasa mid lang po siya. And pagka lower po, upper po, nakatapat sa top yung arrow niya, that's, ito yun po yung mas mataas na data. Okay, so paano naman po yung isa? So, pag greater than, ibig sabihin, magsiset ka ng value dito. So, greater than format cells that are greater than this value. So, kung halimbawa po, ang gusto nyo po is greater than 41,123. Lahat po ng mas mataas po dito sa 41,123. So, ngayon, kung halimbawa lang pala na ayon yung i-analyze yung buong data, ito lang po. So, pagka kinuha niyo po iyan, pwede namang mas mataas naman po sa 53,635 or kung 0 naman lahat yan, of course. Kung sa 80,000, yan, 80,000, isa lang po. So, yan po. Okay, so dito pwede kayong magbago ng color, yan. So, depende po kung ano yung preferred nyo na color. Okay, ang next po natin ay yung top 10%. So, pag top 10% naman po, ayun po yung, makita nyo kung alin lang yung pinakamataas na 10. So, ayan, yan po yung ma-analyze niya. Ngayon po, kung gusto nyo i-clear, ito po yung clear format. So, pwedeng i-clear nyo po yung format sa lahat po ng data. Okay. So, ang next naman po natin na i-analyze ay yung charts. So, pwede kayong maglagay ng class with column, class, ito, iba-iba po yung format niya. So, pwedeng bar charts kung ayaw nyo po ng bar graph na
Ganyan. So, pwede pong all charts. Ganyan. So, diyan po yung pinaka-shortcut point. Okay. So, ang next po natin ay yung tools. So, at totals. So, dito naman sa totals po, halimbawa, clinic nyo po yung sum, automatically, magkakaroon ng sum sa ilalim. Kung ano yung gusto nyo po na lagyan ng sum. So, iba naman po ditong data, eh, hindi naman necessary na nalagyan natin. So, ito lang po yung nalagyan po natin ng total po. So, yan. Okay. So, nagkaroon nyo ng total. So, kung gusto nyo naman po na average. Ayan. So, actually, may data na siya. So, okay, average po. Ayan. And also, yung kanyang count. Okay. So, tanggalin lang po muna yung data. So, count. Okay, 20 siya. Tapos po, yung percentage daw ng total, syempre 100% po yan. And then, running total. And then, again, yung sum naman po, dito po, sa row niya. Okay, so yung next natin is, parang naman sa table. So, pwede kayong gawa ng FIBA table. So, i-highlight natin lahat para makagawa tayo ng table. Yan. Or, FIBA table. Okay. Automatically, nagkaroon na siya ng ibang sheet dyan. So, yan. So, ang susunod natin ay ito po, yung ibang format po ng FIBA table. So, meron po akong ginawang video about FIBA table. So, ilagay ko na lang po yung link po dyan para mas maintindihan niyo po ang paano paggawa ng FIBA table. Okay, so ano pa po yung iba natin? So, ito yung sparklines. So, sparkline natin, so, pwede tayong gumawa ng line dyan sa tapat nito kung ano yung pagtaas or pagbaba. So, kung halimbawa marami kayong data dito, sunod-sunod dyan, for example, January to March, so, makikita nyo yung line yan. So, kung gaano yung saan siya tumaas at paano ang pagbaba niya. So, pwede rin po yung column, yan. And, pwede rin po ang pwede rin po dito yung win or loss. Ayan. So, depende po sa kung ano yung prepared nyo at kung ano po yung gusto nyo pong i-present po sa inyong ginagawang trabaho po. So, yan. Makakatulong po yan. Actually, hindi lang naman po ito para sa mga data analyst. So, doon po sa mga may kailangan report po na gawin sa Excel. So, sana po ay nakatulong po itong acting tutorial ngayon. And huwag po sana kayong magsawa na manood sa aking mga tutorial at marami po akong gustong i-share sa inyo na mga tutorial para po makatulong po sa atin sa paggamit po ng Excel sa ating mga trabaho or businessman po. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.